So okay mga kanegosyo, mga sisi ko, kung nakikita ninyo, nandito ako ngayon. Itong kinatatayuan ko po ay ito po yung first talaga namin na tindahan. Yung pinaka maliit pa po namin na tindahan. Yung nilagyan lang po namin ng 25,000 pesos na puhunan. Kanegosyo. Hello mga sisi! Welcome to Rose Rib Channel. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay February 2, 2022 po. So ngayon ang part 2 ng ating pagtutor dito sa aming sari-sari store. So kahapon napakita namin sa inyo ang labas ng aming sari-sari store, ang katas ng aming sari-sari store. So ngayon ay ipapakita ko na naman sa inyo kung saan po umabot yung 25,000 na puhunan namin noon. Kung ano na po yung mga nabili kong mga paninda dito sa aming sari-sari store. Okay, pero guys, pasensya na po kayo dahil makalat po ang aming tindahan. Dahil kami po ay may kasabihan na kapag ang tindahan ay makalat, amin yan. Joke po. Sobrang busy lang po talaga ni Ate Rose. Wala po kaming katulong. Ako naglalaba, naglilinis ang bahay, tumutulong din naman si Kring. Pero busy po siya sa kanyang pag-aaral. Kaya carry na lang po ni Ate Rose yan lahat. Ako na po yung bahala. Kaya pasensya na po kayo sa aming tindahan ngayon. Ngayong pagtutur ko sa inyo na makalat po. Ang mahalaga po ay ma-inspired po tayo at magpursigi sa buhay para umasenso po ang ating negosyo. So okay mga kanegosyo, mga sisi ko, kung nakikita ninyo, nandito ako ngayon. Itong kinatatayuan ko po ay ito po yung first talaga namin na tindahan. Yung pinaka maliit pa po namin na tindahan. Yung nilagyan lang po namin ng 25,000 pesos na puhunan. So ang nakalagay po dyan sa likod ay yung mga item na tigtatatlo lang po. Tatlong sardinas, tatlong corn beef. So lahat na po dito nakalagay. Pakunti-kunti lang po kasi nga po yung space dito ay napaka liit po talaga. Halos hindi ako makagalaw. Ganito lang po talaga, ito lang, yan. And then, dito, and then, dito, ito lang ako. Lakad-lakad, ayan, may bibili, ganyan, ganyan lang. Pero ngayon, tingnan natin. From, galing dito sa gilid, ayan, kasi ito yung boundary, nung pinakauna naming tindahan. Iko tayo, guys. Ayan, tcharan! So, yan na. Hanggang doon sa pinakadulo. Sana ba yun? Doon sa pinakadulo, nalagyan namin ng mga bigas at school supplies. Umabot na po doon yung aming tindahan. Diba guys? Nakakatuwa lang pong i-share sa inyo yung experience namin. Kaya mga sis ko, huwag po kayong mag-alala kung kayo man ngayon ay nag-start pa lamang sa pagsasari-sari store. Think positive lang po. Isipin lang po natin na positive tayo lagi para masinso po ang ating buhay. Ano ba naman si Ate Rose ninyo ngayon? Si Ate Rose ninyo ngayon ay hindi mayaman. Mahirap lang din po. Pero nakakaahon lang po ng kunti sa buhay. Hindi po katulad noon na grabe, sobrang hirap po talaga ng buhay. Pero ngayon, may sari-sari store na po kami sa halagang 25,000 pesos po. Nising kong kusing ay wala po kaming idinagdag dito. Bagkos ay palagi na po kaming nag-harvest ngayon ni Kuya Dave. Kaya meron na kaming kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. So ngayon po ay nag-aani na po kami ni Kuya Dave ngayon dahil meron pa po kaming anak na pinapaaral, si Kring po. So sana sabayan nyo kami sa aming journey bilang tendero at tendera ng bayan na hanggang makatapos si Kring ng architect. Ayan, may architect tayo soon, guys. Pray lang natin kay God. Pray namin kay God na mapatapos namin si Kring. Sabayan nyo kami at ipapakita namin sa inyo yung tagumpay sa isang sari-sari store owner. Diba? Ayan si Kuya Dave. Bagong gising yan ng apin. Okay, start na tayo. Dami kong sat-sat. Ayan, pang pagod vibes lang naman yan. So, ito lang yung first namin na tindahan noon. Yung pinakita ko sa inyo sa labas. So, ngayon, kung ano yung nakikita nyo. Siguro, sa dito na part lang, guys. Pero, andun pa sa taas, yung mga chinelas na punong-puno po. Yung lalagyan namin ng chinelas. Ayan, punong-puno po yan. So, sa chinelas na lang po, ilang libo na yan. Nasa 5,000. So, 20,000 na lang. Sa mga dilata namin, ayan, tingnan natin, guys. Ayan, dito nakalagay yung aming mga condiments. Nandito yung isang ref ko na ang nakalagay dito sa isang ref namin ay puro lang po siya
Beer and Red Horse. Kasi ito ay pinapatay po namin paggabi. So, pinapaandar namin siya hapon, paggabi, ay ipapatayin po namin siya. So, dito nakalagay. So, dito sa likuran ko, yung mga condiments, lahat na yan dyan, nandyan. Yung aming mga alamang, bagoong, mga suka, tuyo, ketchup, ayan, nandyan na yan nakalagay lahat. Ayan, tapos, dito mga canned goods, ayan, yung aming mga jelly, whole corn, lahat na yan ang mga condiments, guys. Ayan, lagi nyo naman itong nakikita sa vlog ko, diba? And dito sa ilalim, ay yung mga pineapple can, mga oil na ganito, kasi may maghahanap ng branded na oil, ayaw nila nung oil na tig-10 na nire-repack, kasi masilan siguro sila, so naghahanap sila ng nakapack. Ayan, menola, may nakabattle din, may golden fiesta din kami. So dito sa baba, nakalagay yung halos dito sa harapan, kasi puro mga condiments yan, guys. So ito spaghetti sauce, tapos ito ay yung mga mafran, tapos ginataang fresh gata pala. Ayan, kukumama, mga tuyo ko, ayan, tuyo. Tapos dito sa pinakailalim, may boundary naman. So, nandito nakalagay yung aming mga sabon-sabon. Ayan, dito nakalagay. Dito na side, guys, ay dito ko lang nilalagay halos yung mga saleable item, yung mga basic needs. Pero may mga stock pa ako na nakalagay doon sa likuran talaga. So, hinahakot ko na lang sila papunta dito sa harapan para madali ko na lang maibigay sa customer. Kasi dito nakalagay yung butas ng aming tindahan sa harapan mismo. Dito kasi sila nasanay. So, dito ko nilalagay yung mga basic needs sa malapit. Yung mga hindi masyado gaano ka mabenta, eh, doon lang sa medyo malayo. Katulad na lang ng school supplies, mga alak. So, di naman gaano na hinahanap talaga ng mga customer yan. Meron naman, pero di katulad ng mga basic needs. So, dito tayo sa taas. Ayan, nandito yung aking mga nakasabit na mga kape. Ayan, papunta na yan siya doon sa pinakadulo. So, actually, guys, marami akong stock. Kasi nga, kago-grocery lang ni Ate Rose ninyo. So, yan. Yan, mga kape po yan lahat dyan. Dito silipin natin sa likuran. Ayan, halos kape po yan siya lahat. Ayan. Nakaharang kasi yung mga fabric conditioner. Ayan, kape, greatest. Ayan, guys. Ayan, natatabunan lang siya ng downy. So, plan kong ilipat yung downy doon sa likuran para yung mga kape ay nasa harapan. So, next na lang. And then, mga Milo namin, punong-puno pa po yan, papunta doon sa dulo. Second, ano namin sa bitan ay nandito nakalagay yung aming mga fabric conditioner. Papunta na rin doon. Ayun. Tapos, dito na side, nakalagay yung aming mga magic sarap. Ayan, mga magic sarap namin. Tapos, mga sinigang mix. Ay, bakanti na. Ayan, tapos dito yung mga juice sa second line. Ayan, tapos papunta doon. Papunta din doon ay yun ng mga shampoo. Ayan, yung mga shampoo. So, itong ano, guys, ayan, nakikita nyo yung rep na yan. Hindi yan kasali noon. So, itong boundary lang. Ayan, boundary lang yan siya. So, ito yung pinaka-first namin na tindahan. Ayan, nandyan yung mga dilata ko. Ayan, lahat ng mga dilata ko. First, second, and third. Ayan. Puro dilata na yan siya. Papunta din dito. Ayan. Hanggang dyan sa taas. Tapos sa taas, may mga tray dyan na maliliit. Nandyan yung iba pa naming mga paninda. Hanggang sa taas, yung aming mga chinelas nga. Ayan siya. So, dito naman sa baba, ayan yung mga sabon. First, second, third row. Ayan. Sabon. Mga sabon-sabon na yan siya. Hanggang dito. Ayan. Pasensya na. Hindi maayos kasi nga makalat yung aming tindahan. So okay, guys, dito sa gitna ng aming tindahan, ito na yung extension na pinagawa ko. So nakabili na ako ng isang glass shelves na lalagyan ng stocks ng aking mga biscuits. So pag mag-grocery ako, yung mga biscuits na nabili ko, dito ko sila nilalagay lahat. So ganito siya makikita pag nasa loob ng tindahan. Ayan, di ba? Daming nakasabit na mga chicheria. Ayan. So, dito sa harapan, ayan, ito yung extension na napagawa namin ni Kuya Dave. Ayan. So, medyo maluwang na po siya kasi nga
nalagay na namin dito yung iba pa namin mga item, yung may ice cream kami, and then dito na part ay meron na akong isang mahabang glass po. Yan, dyan siya. Na nakalagay yung iba pa naming mga paninda. Nakaharangan lang po ng ice cream, kaya hindi po nakikita yung nasa ilalim. Ayan. Pero ganito po siya. So, sa second store namin, kumbaga, ito yung extension namin. So, nadagdagan po yung aming mga paninda. Kasi parang lumuwang na po siya. Lumaki na po siya. So, ganito na po siya ngayon. Yan, dito na side. So, may table din ako. Ayan yung lumang table ko pa na nakalagay dyan. Tapos may glass din ako dito sa likod ng chichirya na nilalagyan ko ng mga sigarilyo sa taas. Ayan, tapos yung mga, ayan na, yung aking mga Eden Cheese, Nestle Cream, dito ko nilalagay sa maliit na glass sa likuran po ng chichirya. Mga kape, ayan, dito nakalagay. Ayan, ganyan siya. Tapos yung mga nagupit-gupit ko na ng mga gatas and mga kape, nandyan na po siya. Tapos nagdagdag ako ng isang rep dito, ayan, para nilagyan namin ng mga soft drinks, kasi doon sa kabila yung pinaka first namin na rep ay puro na lang din yun mga beer. So ang nakalagay dito guys sa aming pangalawang rep dito sa ano, ayan, puro po siya mga soft drinks na papunta dito, puro mga soft drinks yan lahat. So, ito po yung mga nadagdag. Ayan, meron na kaming, yan, iba't ibang mga item. Ayan sa taas. Ayan, napakita ko na yan sa inyo. Ayan dito, na part. Ayan yung mga, ano namin, yung mga noodles namin, mga pansit canton. Ganito po siya, nakalagay lang para madali lang po naming maibigay kay customer. Ayan, so yung chicken ko ay ubos na, magre-refill na naman ako mamaya. So, dito na naman tayo sa pinaka third namin na extension. Ayan. So, dito nakalagay yung bigas namin. Ayan. Yung mga itlog, mga tuyo. Tapos, yung ibang mga sabon namin, guys, na mga powder ay nandito nakasabit. Ayan. Dito tayo na part. Ayan. Dito nakasabit yung aming mga powder soap. Ayan. Yung iba ay hindi pa namin na-display lahat. So, dito siya nakalagay sa pang tatlong party ng aming tindahan. So, nandito yung mga school supplies ko. Ayan. Nakalagay dito yung mga school supplies. Tapos, yung ibang mga alak ko. Alak section pala namin ay dito nakalagay. Ayan. So, dito tayo banda. Ayan yung mga alak na nakadisplay. Ayan. Dito na side sa pang pinakadulo ng aming tindahan. Ayan. Dito nakalagay. Tapos, meron kaming itlog, sugar, tapos itong iba pa naming mga item, guys, na hindi pa namin siya na-display. Yung mga chichirya namin, so dyan lang muna yan. So, ito yung aking wire basket na nilagyan lang muna namin ng chichirya. So, ito po yung pangatlong extension na po na ginawa namin sa aming sari-sari store. So, ganito na po yung aming tindahan ngayon. Ayan, ganito na po siya. Pahaba tingnan. Pag dito tayo sa loob, ayan, papunta doon sa pinakadulo. Ayan, may mga sabon pa akong nakasabit dyan guys, mga sis. Ayan, sa likod ng dito, back to back po yan. Ayan, may mga sabon pa rin na nakasabit. So, dito sa baba, pagpasensyahan na, dahil ito yung sinasabi ko na hindi pa kami tapos na nag-display. So, nandyan pa yung birth tray, yung ibang item ay nandyan pa. Yan, hindi pa kami tapos na nag-ayos ni Kuya Dave yung mga mineral water pa namin. Andyan pa kasi wala kaming mapag-displayhan. So, dyan lang muna siya. So, nandito pa yung aming mga iba pa mga pansit canton. Tapos, nandito yung aming bigas. Tapos, may mga stock pa kami dito sa gilid na mga alak, tanduay, kasi tanduay yung mabenta dito sa lugar namin. Okay, so ayan ang mga kaligosyo, naikot ko na kayo, medyo mabilisan lang po kasi lagi nyo naman pong nakikita yung aming tindahan. Ayan, so ito na po yung kabuuhan ng Rose and Dave store. Ayan, si Kuya Dave. Shout out Kuya Dave. Shout out. Dahil sa kasipagan po ni Kuya Dave, isa din si Kuya Dave na at si Ate Rose, no? Na lumago po yung aming sari-sari store. Ayan, sa 25,000 po na puhunan, so napalago niya Ate Rose nyo. Hindi, kaming dalawa. So, ito na po yung mga inabot. So, hanggang ngayon, guys, ay patuloy pa rin kami na nagpuporsige tulad ng sinabi ko.
Ayan, dahil hanggang tumanda kami ay magsasari-sari store pa rin. Dahil wala naman kami isang source of income. Kasi yung aming mga... Ayoko na. Dahil tanda na ako. Kasi yung aming mga, anong tawag yun, yung retirement fee, ay 60 pa namin matanggap. So, hanggang 60 pa kami, hanggang 65 kung kakayanin, magsasari-sari store pa kami. So, lumalaban pa rin. Kahit na dumaan man yung... Laban Japan! Matumal na panahon, laban pa rin. So, masaya lang sa pakiramdam na naging successful po yung aming sari-sari store sa tulong din po ni God, ni Lord. Ayan, okay, so tulad ng sinabi ko, sipag, tiyaga lang po, diskarte ang kailangan. Okay, so ngayon dito na lang, kami Kuya Dave ay magpapaalam na. Ito ang Rosen Dave Channel, nagsasabing, pag may itinanim, may anihin. Kapag may sinuksok, may madudukot. Okay guys, thanks for watching, see you next vlogs, bye!